Ready na kayo? Cooking na tayo! Mayong aga, mayong buntag. Magandang umaga po mga nanay. Welcome po sa kusina ni Dungganon. Ako po, si Jester Catatista at ako yung magluluto or magtuturo sa inyo sa araw na ito. Ngayong araw po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng no-oven pandesal. Kahit wala po tayong oven, simple lang po. As long as meron tayong kalan, tsaka malaking kawali na may takip, pwedeng-pwede at kayang-kaya natin gagawin ito. Simula tayo sa mga sangkap. Una, 2 cups all-purpose flour. Dagdagan din po natin ito ng another 1/4 cup para sa pagmamasa. Next, 1/4 cup white sugar. Sunod, 1/8 cup powdered milk. Next, 1/2 teaspoon instant dry yeast. Tandaan natin po ha, instant dry yeast. Huwag po tayong gumamit ng active yeast. Sunod, 1/4 teaspoon salt. Next, 3/4 cup water. Next, 1/2 cup fine breadcrumbs. Yung ginamit ko po dito ay biskotso. Sunod, 1/2 bar butter. Paano ito gagawin? Una, i-combine po natin yung all-purpose flour, white sugar, powdered milk, yeast, salt, at idagdag natin yung water. Atin po itong i-mix ng mabuti hanggang sa maging dough. Next, maglagay tayo ng 2 hanggang 3 kutsara na flour sa hindi magaspang na mesa o sa lugar kung saan kayo ay magmamasa. Masahing mabuti hanggang mawala ang mga dry visible ingredients and then i-add po natin ng pakunti-kunti yung butter. Next, masahing ulit hanggang maging smooth and shiny ang ating dough. Malalaman na natin kung ito ay pwede na kung ang dough ay smooth and shiny na at kung wala ng extra flour na dumidikit sa ating makamay o di kaya sa mesa. Ilagay natin ang dough sa isang bowl. Ang bowl ay dapat nilagyan natin ng mantika or oil tsaka takpan ng malinis na towel. Ilagay ito sa may init na area sa loob ng 1 at kalahating oras. After ng 1 hour and 30 minutes, doble na ang ating dough. I-deplate lang po natin ang hangin na nasa loob nito gamit ang ating kamao. Ilipat natin sa pagmamasahang area na may flour at iporma ito ng parisukat. At i-rolyo natin ito na parang baton. Sundin lang po yung nakikita nyo sa video. I-cover natin ng breadcrumbs. At takpan ulit natin ng malinis na towel sa loob ng 10 to 15 minutes. After po nun, ready na ang ating pandesal. I-cut ito ng 12 to 15 pieces or depende po yun kung gusto nyo ba ay malalaki o maliliit.
ilagay ulit natin sa lightly oiled grease pan at sprinkle natin ito ng breadcrumbs. Takpan ulit natin ito for 1 hour and 30 minutes. Sa last 10 minutes natin ay mag-preheat tayo ng ating paglulutuan. Over high heat. Pwede po tayong gumamit ng kaldero or malaking kawali. Sa ngayon, gumamit po tayo ng isang steamer. Yung gagamitin lang na po natin is yung kinaglalagyan ng tubig at saka yung takip nito. Pero hindi tayo maglalagay ng tubig, ha. Pag okay na po yung ating pandesal at ang ating paglulutuan, maglalagay tayo ng wire or wire racks sa loob ng patipatong ang ating baking pan na may pandesal at takpan ito. Lutuin natin ito sa loob ng 15 to 20 minutes in medium heat. After po nun, luto na po ang ating pandesal. Di naman po kasi perfecto ang lahat kahit na sa pagluluto. Pero sa paulit-ulit na paggawa, masasanay at makukuha din natin ang tamang timpla. Ito po si Jester at ang No Oven Pandesal Recipe na nagsasabing masarap ang pandesal pag sasamahan ng magandang asal. Kain po tayo! Maraming salamat po! Gusto niyo po ba ang ating video ngayon? Huwag kayong mag-alala! Marami pa kami ituturo sa inyo. Balik-balikan niyo lang po kami dito sa NWTF CSD YouTube channel. At sigurado, marami pa po kayong matutunan. Salamat po sa panonood!